Ang Pahayag kay Juan, Ikalimang Kabanata. Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatang nakarolyo na may sulatang loob at labas at sinarhan ng pitong selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, "Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga selyo at magbukas sa kasulatang nakarolyo?" Ngunit wala ni isa man maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbukas o makatingin sa nilalaman iyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman iyon. Kaya sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, "Huwag kang umiyak! Tignan mo! Ang leon mula sa lahi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa pitong selyo at magbuka sa kasulatang nakarolyo!" Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng apat na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito'y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakarolyo sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na buhay na nilalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Inawit nila ang isang bagong awit. "Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakarolyo at sumira sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pare para maglingkod sa ating Diyos, at sila'y magahari sa lupa." Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng di mabilang na mga anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas, "Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang." At narinig kong umaawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng naroon. "Ibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman." At sumagot ang apat na nilalang na buhay, "Amen!" At nagpatira pa ang mga pinuno at nagsisamba. Ika-anim na kabanata. Nakita kong sinira ng kordero ang una sa pitong selyo. At narinig kong kasing lakas ng kulog na sinabi ng isa sa apat na buhay na nilalang, "Habol ka!" At nakita ko ang isang kabayong puti na ang sakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy na manako. Sinira ng kordero ang pangalawang selyo at narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, "Habol ka!" Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang sakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ng mga tao.
binigyan siya ng isang malaking tabak. Sinira ng kordero ang pangatlong selyo. At narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong itim ang nakita ko. May hawak na timbangan ang sakay nito. May narinig akong parang isang tinig buhat sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at tatlong takal na sibada lamang ang mabibili sa ganon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak." Sinira ng kordero ang pang-apat na selyo. At narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilalang, "Halika!" Ang nakita ko na may isang kabayong baputla ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito'y Kamatayan. At kasunod niya ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, gutom, salot, at mababangis na hayop. Sinira ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi nila dito. Ubus lakas silang sumigaw, "Oh Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin." Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papataying ding tulad nila. At sinira ng kordero ang pang-anim na selyo. Lumindol ng malakas ang araw ay nang itim na parang damit na panluksa at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin para mga bubot na bunga ng igos kung binabayo ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang ni Rolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ang mga hari sa lupa. Ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o balaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Tabunan ninyo kami para makumbli kami sa mukha ng mga upo ng Diyano at makaiwas sa buhot ng kordero sapagkat dumating na ang malaking na araw ng pagbubuhos nila ng kanilang buhot. At sino ang makakatagal?"